purihin ang Panginoon. So isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin, ano, sa pangalan ng ating Panginoon. So magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. So ang ating pong devotion ay nanggagaling po dito po sa Doro Faith Church Bay, Laguna, ano, sa pangunguna po ng ating pong District 6 Supervisor, Pastora Cheryl Manansala. So magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. So pasimulan po nating purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. O luwalhati sa inyo, Ama sa kaitaasan. Pinupuri namin kayo, O Diyos. Niluluwalhati. O hallelujah, hallelujah. O salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa bagong umaga. Salamat, Panginoon, sa inyong biyaya at pagpapala, Panginoon. Maging sa bawat pagsubok, Panginoon, na aming nararanasan. At kami lalong tumatatag at tumitibay sa aming pananampalataya. Oh, hallelujah, hallelujah. Sige po, samahan po ninyo ako magpuri sa Panginoon. San man kayo naroon ngayon, hallelujah, sambahin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod. Tangi pa. Marami mang hadlang, marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod. Susugatan kasang kapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anong mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang ganting aking paglilingkuran. Nahihirapan man kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anong mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Hallelujah. Salamat, Panginoon, ngayong umagang ito. Patuloy kaming lumalapit sa inyo. Ama, pagpalain niyo po, O Diyos, ang iyong mga salita na aming pong mapag-uusapan, mapag-aaralan sa oras na ito. Inihingi ko, Lord, na buksan niyo ang aming mga puso sa oras na ito. At ayaan niyo, Lord, na inyong mga salita ay patuloy na magbigay kalakasan, magbigay sa amin ang inspirasyon, Panginoon. At kami, Lord, ay patuloy na tumatag at tumibay, O Diyos. Hallelujah. Kaya, Lord, sa umagang ito, dalangin ko, Lord, na ang bawat isa po sa amin ngayong umaga, san man kami naroroon, ay maabot, Panginoon, ng kalakasan ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya Lord, hayaan ninyo, Lord, na sa aming pag-uusap, Panginoon, sa aming pag-aaralang ito, Lord,
Ito ay magbigay sa amin ng hamon, magbigay inspirasyon sa amin, O Diyos. Na kami, O Lord, na kahit anong mangyari, na kahit anong sitwasyon, Lord God, kami magpapatuloy, Panginoon, ng aming pong pagsunod at paglilingkod sa inyo. Kaya, Lord, maraming salamat po. Itago ninyo ako sa inyong likuran, O Diyos. Walang ibang mataas, kundi ang inyong banal na pangalan lamang. Maraming marami pong salamat, Panginoon, sa inyong lahat ng papuri, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Muli ay isa pong mapagpalang umaga, ano, sa bawat isa po sa atin, ano, sa bawat nanonood sa kani-kanilang tahanan, ano, nasa ibang bansa man kayo, hallelujah, o nandito sa Pilipinas, hallelujah. So, ang Diyos ay nasa lahat ng dako, hallelujah. So, purihin ang Panginoon. So, mga kapatid, ang ating pong topic ngayong umaga, hallelujah, ay pinamagatan ko pong what drives you. Hallelujah. So ano yung nagtutulak sa iyo? Bakit ka nagpapatuloy? Hallelujah. Kasi kung bakit tayo nagpapatuloy, may dahilan eh. Amen. Hindi ka nagpapatuloy kasi wala kang dahilan, wala kang goal. Hallelujah. Lahat tayo meron tayong goal. Meron tayong gustong marating. Kailangan, ano yung nagtutulak sa atin? Hallelujah. So, ito po yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Hallelujah. What drives you? Hallelujah. Amen po ba? So, purihin po ang Panginoon. So, mga kapatid, ano ba yung mga bagay na nagtutulak sa atin para tayo ay magpatuloy sa ating pong ginagawang paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon? So, gaya ng isang atleta, mga kapatid, hallelujah, ang isang atleta, hallelujah, ang nagda-drive sa kanila para kahit anong hirap ng trainings, yung pagdaanan nila, ang nagiging, ano nila, ang nagda-drive sa kanila, eh yung sila'y manalo. Hallelujah. Amen po ba? So ito lang, ito yung nagda-drive sa kanila, para sila ano, para manalo sila kahit anong hirap ng trainings, kahit anong hirap ng mga pinagdadaanan nila, ano, eh tinitiyak nila na makakayanan nila dahil meron sila, may ang nagda-drive sa kanila, manalo. Hallelujah. Yun yung goal nila, manalo. Hallelujah. So purihin ang Panginoon. Kaya tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, kahit gaano kahirap, pero pag ang nag-drive sa atin, yung desire mo, hallelujah, na ikaw ay manalo, hallelujah, at hindi maging talunan. Wala namang ano eh, wala namang gustong maging talunan sa atin. So kaya nga mga kapatid, gusto kong i-drive sa inyo ngayong umagang ito, yung tatlong bagay na nagda-drive sa atin along our ministry, along the ministry, ano yung magda-drive sa'yo? So, una, mga kapatid, sa Pilipos chapter 1, hallelujah, so basa po tayo ng talata, hallelujah, sa Pilipos chapter 1, isa sa nagde-drive sa atin, hallelujah, is the right motivation. Kailangan meron kang right motivation sa iyong sarili. Basahin po natin ang Pilipos chapter 1, verse 20. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sa verse 21, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. So dito makikita natin yung tatlong motivation ni Paul. Hallelujah. Kaya pala, nung binabasa ko to, mga kapatid, na picture ko yung nangyari kay Pablo, na siya ay hinahagupit, ikinukulong. Hallelujah. So na picture ko, Lord, paano nagtagumpay si Paul? Kasi meron siyang right motivation. At una, tatlo yung bagay na nabanggit dyan. Una na motivation niya, huwag magkulang sa tungkulin. Hallelujah. So, na kahit anong mangyari, mga kapatid, kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan ni Pablo,
Hallelujah. Hindi siya, ang nais niya, huwag magkulang ng tungkulin. Yung tungkulin na binigay sa kanya ng Panginoon, ay hindi siya magkulang doon sa tungkulin na ibinigay sa kanya ng Lord. Amen po ba? So kahit ngayong pandemic, mga kapatid, kung ikaw ay pastor, manggagawa, hallelujah, huwag nasain natin, naisin din natin, kagaya ni Paul, na huwag tayong magkulang sa ating mga tungkulin. Kundi mas lalo natin dagdagan yung ating paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. So kaya nga napakahalaga ng motivation. What drives you, kapatid? Kailangan meron kang tamang motivation sa iyong sarili. Amen po ba? Hallelujah. So purihin ng Panginoon. So mga kapatid, naalala ko nung sinamahan ko yung aking anak na panganay, na sinamahan ko magpatuli. Hallelujah. So natutuwa lang kasi ako, kasi yung mga nanay sa likuran ko tsaka sa harapan ko, ang motivation nila sa kanilang mga anak, anak, pag nagpatuli ka, parang agad lang yan lang langgam. Hallelujah. So nakikinig ako sa bawat mga magulang. Hallelujah. At yung anak ko, minomotivate ko sa, hindi sa parang agad na langgam eh. Sabi ko sa anak ko, anak, pag ikaw nagpatuli, isipin mo na yung napakahirap at napakasakit. Hallelujah. So sabi ko sa anak kong ganun. So ngayon, nagtataka yung mga magulang sa tabihan ko, bakit ganito yung motivation nito? Imbis na i-encourage yung bata, parang lalong tinatakot. Hallelujah. Pero alam nyo, yun ang minotivate ko sa anak ko. Sabi ko, anak, pag nagpatuli ka, napakasakit. Yung turok pala, ang sakit niyan. Hallelujah. So ngayon yung anak ko, medyo parang kinakabahan. At dun sa pila namin, mga kapatid, yung anak ko, tinutokso ng mga kasama niya magpapatuli rin. At sabi doon sa anak ko, para daw bakla. Hallelujah. Malambot gumalaw. Alam niyo po ba, mga kapatid, nung nandoon na sila sa kwarto ng pagtutulian nila, hallelujah, yung nagsasabing bakla yung anak ko, sila pa yung naunang tumakbo. Hallelujah. Sila yung nagtakbuhan lahat. Hallelujah. So ngayon, yung aking anak, dire-diretso dun sa loob. Hallelujah. At siya'y umiiyak, pero nagpapatuloy. Hallelujah. So nandun siya sa loob, naririnig ko, umiiyak siya. Ang lakas ng iyak niya eh. Pero nagpapatuloy siya. Hallelujah. At nung matapos yung tulian, hallelujah, lumabas siya ng kwarto at sinabi sa akin, Daddy, nakaya ko. At alam niyo yung ngiti ng bata, talagang abot hanggang tenge. Hallelujah. So sabi niya sa akin, Daddy, nakaya ko. Hallelujah. So mga kapatid, yung mga bata na nagsasabing hindi kaya ng anak ko at parang bakla daw gumalaw, hallelujah, sila pa yung naunang tumakbo. Hallelujah. Mga kapatid, nakikita natin dito, yung kung tama yung motivation natin, hallelujah, sa panahon ng pagsubok, hindi ka aayaw, hindi ka aatras. Amen po ba? Hallelujah. Na-motivate ko yung anak ko na sa isang bagay na mahirap. Kaya mga kapatid, sa ministry, oo, nandun yung hirap. Hallelujah. Hindi natin pwedeng sabihin, sa ministry, puro blessing. Puro pagpapala. No. Hallelujah. Nandyan din yung mahihirapan tayo. Kaya nga sabi sa Mateo chapter 7, napakakipot ng daan papunta sa langit. Hallelujah. Hindi puro blessing, mga kapatid. Hallelujah. Amen po ba? So, pangalawa na puntos dito, mga kapatid, sa right motivation, pagkatapos huwag tayong magkulang sa tungkulin, ang pangalawa, mabigyan ng karangalan si Kristo. Ito yung isang right motivation, lalo na kung ikaw ay lingkod ng Panginoon. Kailangan ang talagang focus mo, ang talagang motivation mo sa sarili mo, ay mabigyan ng karangalan si Kristo sa iyong buhay. Amen po ba? So sa mga kasamahan nating pastor na nanonood, sa kasamahan nating mga manggagawa, saan man kayo naroroon, hallelujah, ito na yung right motivation natin, hallelujah, na mabigyan natin ang karangalan ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Na darating ang panahon na harap tayo sa Panginoon. Hallelujah. At hindi tatanungin ng Panginoon, hallelujah, kung nakatanggap ka ng ayuda.
Hallelujah. Ang tatanungin ng Panginoon, anong nagawa mo para sa akin? Hallelujah. Amen po ba? So, mga kapatid, ang pangatlo dyan, medyo bibilisan ko pa ng kaunti, for me to live is Christ, and to die is gain. Hallelujah. So, dito makikita natin, mga kapatid, naalala ko yung isang sitwasyon nung ako'y high school. Meron akong kabatch nung high school ako na talagang napakasiga niya. Hallelujah. Lahat inaaway niya. Siga eh. Hallelujah. Well, ano, siya po ay wala ng pamilya. Uli lang lubos na. Namatay na ang kanyang mga magulang. At wala na siyang ano, kumbaga para bang ang buhay niya parang patapon na daw eh. Hallelujah. Kaya nung high school kami, walang gustong lumaban sa kanya. Kasi patapon na yung buhay niya, parang ano, patay kung patay na. Hallelujah. Kaya natatakot yung lahat na labanan siya kasi patapon na daw ang buhay eh. Hallelujah. So naalala ko tuloy yung bigla, yung motivation na ito ni Pablo, na sinasabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Mga kapatid, kapag ganito yung motivation natin, ano pang magagawa ng kaaway? Ano pang magagawa ni Satanas? Kung ikaw, ang motivation mo sa sarili mo is patay kung patay. Eh ano kung may pandemic? Hallelujah. Eh ano kung magpe-pray tayo sa positive? Hallelujah. Kung ninilid ka ng Lord, mag-pray dyan, mag-pray ka. Hallelujah. Amen po ba? So, huwag tayong matakot. Hallelujah. For me to live is Christ and to die is gain. Hallelujah. Amen po ba? So, kaya mga kapatid, ito yung motivation ni Paul. Hallelujah. Kung bakit siya nagtatagumpay sa ministry, nagda-drive sa kanila, sa kanya, right motivation. Meron siyang matibay na motivation. Kagaya ng mga atleta na pinakita ko sa inyo kanina, nagtagumpay sila, meron silang right motivation. Walang motivation na, ang motivation ay matalo. Lahat ang motivation natin, manalo. Amen po ba? Hallelujah. So, pangalawang magdadrive sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Pangalawa, our love for God. Hallelujah. What drives you? Yung una, hallelujah, right motivation. Pangalawa, ito po, love for God. Sa 1 Corinthians chapter 16, verse 14, lahat ng gagawin natin, mga kapatid, gawin natin may pag-ibig. Amen? Hallelujah. At sa John chapter 21, verse 15 to 17, kung naaalala nyo yung conversation ni Pedro at ng Panginoong Jesus, hallelujah, sinabi ng Panginoong Jesus kay Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako? Ano sabi ni Pedro? Opo, Panginoon, iniibig ko kayo. Sa pangalawang pagkakataon, tinanong ulit siya ng Panginoong Jesus, Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, iniibig ko kayo, Panginoon. At sa pangatlong pagkakataon, tinanong ulit siya ng Panginoon, Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Medyo nag-ahalinlangan na si Pedro, sabi niya, bakit kaya nagtatanong ang Panginoon? Hallelujah. Opo naman, Panginoon, mahal, iniibig ko kayo. Ang sabi ng Panginoon, pakanin mo ang aking mga tupa. Mga kapatid, kung meron mang hinihingi ang ministry sa bawat isa po sa atin, ay yung mahalin ng Panginoon, higit sa ano pamambagay. Amen? Hallelujah. At ito yung isa sa 10 utos. Hallelujah. Mahalin natin ang Panginoon. At din, ginawa itong dalawa ng Panginoong Jesus sa New Testament. Ano? Mahalin ng Diyos. Ng buong isip, buong kaluluwa, buong kalakasan. At ang pangalawa, mahalin ng iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Kaya mga kapatid, hallelujah, kung meron mo magdadrive sa atin, kung bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, hallelujah, iyon ay ang pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya nga sabi na yung Panginoon kay Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako? Pakanin mo ang aking mga tupa. Amen? Hindi sinabi ng Panginoon kay Pedro, O Pedro, hallelujah, bigyan kita ng bahay at lupa. Ano? Pakanin mo ang aking mga tupa. Aba, oo naman, Panginoon! Hallelujah. So, hindi ganun ang sabi ng Lord eh. Pag-ibig. Pedro, iniibig mo ba ako? Pakanin mo yung aking mga tupa. Hallelujah. So mga kapatid, kung meron mang magde-drive sa iyo para magpatuloy sa paglilingkod, yung pag-ibig mo kay Kristo.
Amen po ba? Naalala ko yung ano eh, nung nag-aaral ako ng Bible School. Hallelujah. Isa sa nabanggit ito ni Ma'am Sylvia eh. Hallelujah. Sabi niya, paano kung hindi totoong may langit? Maglilingkod ka pa ba sa Panginoon? Hallelujah. Paano kung ano lang pala, hindi totoong may langit? Ang sabi ni Ma'am B. Hallelujah. Maglilingkod ka pa ba sa Panginoon? Hallelujah. So, kung wala mang langit, ang magdadrive sa'yo, yung pag-ibig mo sa Panginoon. Hallelujah. Amen po ba? So, what if lang naman po yon, mga kapatid. Pero alam naman talaga natin, may langit na nag-aantay sa atin. Hallelujah. Na ipinangako ng Panginoon. Amen? So, ang gusto lang natin ditong i-point out, mga kapatid, ano yung nagdadrive sa'yo? Kailangan meron kang matibay na pag-ibig kay Kristo na hindi mo siya iiwan hanggang kamatayan. Kagaya ni Juan, hallelujah, hanggang sa krus ng Kalbaryo, hindi iniwan ng Panginoon. Hallelujah. Ganun ang nais ng Lord in the last days. Na tayo na mga Kristiyano, hindi natin iiwanan ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kahit may pandemya, hallelujah, hindi natin iiwanan ang paglilingkod. Hindi natin iiwanan ng Panginoon. Kasi bakit? Mahal natin ang Diyos. Hallelujah. Naalala ko yung isang pinapanood ko nung ako'y bata pa. Merong isang boksingero, hallelujah, na every time na siya'y napapatumba ng kanyang kalaban, tumatayo siya ng tumatayo. So lagi siyang, pag sinusuntok siya, natutumba siya, tapos tumatayo pa rin siya. Laging ganun. So ngayon, nahirapan yung kalaban na ito. Bagaman siya yung leading sa puntos, kada na lang mapapatumba niya yung kalaban niya, laging tumatayo. To make the long story short, nabaliktad yung laban. At yung boksingero na yon na laging tumutumba, nabaliktad ang laban. Yun pa yung nanalo. Hallelujah. So ngayon, naging curious yung kanyang kalaban. At kinausap niya itong boksingerong ito. Ang sabi niya, ikaw, bakit sa tuwing matutumba ka, lagi kang tumatayo? Hallelujah. Ako, lumalaban ako ng boxing, sabi niya. Para sa premyo, ang sabi ng kalaban niya. Pero ikaw, ano ang nagtutulak sa'yo? Bakit kapag kahit tumumba ka, tumatayo ka pa rin? Alam niyo, sinabi ng boksingero na yon, simple lang sinabi niya, mahal ko kasi ang boxing. Hallelujah. Iyon yung nagdadrive sa kanya. Bakit siya tumatayo? Kahit siya'y matumba, ma-knockdown, tumatayo pa rin siya. Kasi bakit? Isa lang motivation niya noon, mahal niya ang boxing. Hallelujah. Yun yung nagdadrive sa kanya. Kaya mga kapatid, naniniwala ko, kung mahal mo ang Panginoon, walang bagay na mahirap sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kung mahal mo ang Diyos, walang bagay na mahirap. Amen po ba? So, punta po tayo sa pangatlo, mga kapatid. Hallelujah. What drives you? Hallelujah. Be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Sa Acts chapter 2, the day of Pentecost. Hallelujah. Alam nating lahat, nung time si Jesus Christ ay napako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay na maguli. Mga kapatid, ang mga alagad that time nagsipagtaguan. Sa takot na baka sila naman ang ipako sa krus. Kaya nagkatipon sila sa isang lugar, sa isang kwarto, at sila'y nagtaguan. And then after na si Jesus Christ ay nabuhay na maguli sa loob ng in 3 days, nabuhay na maguli ang Panginoon. Mga kapatid, napakita siya sa kanyang mga alagad. Hallelujah. At doon, hallelujah, sa Acts chapter 1, bago siya umakyat ng langit na bayan, nangako siya na may kapalit na darating para sa atin. At antayin ninyo ang pagdating ng kapalit ko, ang sabi ng Panginoong Jesus. And then sa Acts chapter 2, dumating na yung kapalit ng Panginoon, ang banal na Espiritu. Hallelujah. So, ano ang naging effect noon, mga kapatid? To make the long story short, mga kapatid, ano yung naging resulta after nung the day of Pentecost na yon, after nilang ma-receive yung banal na Espiritu, naging matapang sila. Amen po ba? Naging matapang sila to share the good news na kahit bawalan sila, amen? Na kahit lockdown, hallelujah, bawalan sila sa pangangaral, sila tuloy pa rin. Hallelujah.
Amen po ba? So, hindi natin sinasabi na mag-disobey tayo sa batas. No, hindi yon. Maraming paraan to share the gospel. Lalo na ngayon, napaka-high-tech na, mga kapatid. Hallelujah. Maraming paraan to share the gospel. Huwag tayong tumigil. Ang sabi ni Paul, ang sabi ni Pablo kanina, hallelujah, huwag tayong magkulang ng tungkulin natin. Hallelujah. So ngayon, ano ang naging resulta? After nilang ma-receive yung Holy Spirit, naging matapang sila na ipangaral ang salita ng Diyos. Kung meron mang magdadrive sa atin, mga kapatid, ang banal na Espiritu. Hallelujah. Kailangan merong udyok ng Espiritu sa ating loob. Hallelujah. Sa Jeremiah chapter 20 verse 9, sabi ni Jeremiah, kung iisipin ko pa lang, nalilimutin ko na ang salita ng Diyos. Hallelujah. Ay para namang apoy na naglalagablab sa aking puso. Hirap na ako makapagpigil. Hindi ko kayang pigilan, ang sabi ni Jeremiah. Mga kapatid, ganito yung nagdadrive sa atin kapag ang banal na Espiritu ang nagdadrive sa atin. Mga kapatid, kahit ikaw ay parang tinatamad, hallelujah, pero pag merong udyo, pero may nagtutulak sa iyo na banal na Espiritu, hallelujah, parang may apoy sa loob mo, hallelujah, na naglalagablab. Hallelujah. Amen po ba? Hallelujah. So, purihin ng Panginoon. So, mga kapatid, doon sa tatlong bagay na yon, mga kapatid, makikita natin ano yung nagdadrive sa atin. Hallelujah. Ano yung nagdadrive sa'yo? Hallelujah. Kailangan meron kang right motivation. Pangalawa, kailangan meron kang pagmamahal sa Panginoon. At ang pangatlo, mga kapatid, ang nagdadrive sa'yo, we must filled with the Holy Spirit. At doon sa Acts chapter 10, verse 38, along the ministry ni Jesus Christ, ang sabi doon ni Pedro, ipinagkaloob sa Panginoong Hesus ang banal na Espiritu at ang kapangyarihan. Amen po ba? So, ibig sabihin, in the long run ng ministry ni Jesus Christ, kasama niya ang banal na Espiritu. Hallelujah. So, hanggang sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hallelujah, kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang banal na Espiritu. Kaya may mga pagkakataon, may kausap ka, umiiyak na lang bigla eh. Hallelujah. Amen? So, mga kapatid, napakasarap. Hallelujah. Na kapag ang nagdadrive sa atin ay ang banal na Espiritu. Hallelujah. Amen po ba? So, sa conclusion natin, mga kapatid, meron, in 19th century, meron po tinatawag na steam locomotive. Anong ibig sabihin nun? Merong tren na gumagamit ng uling para mapaandar yung ano yung isang tren. Hallelujah. Ito ay na-develop nung panahon sa UK. Hallelujah. Around 19th century. Hallelujah. Bakit umaandar yung tren? Kasi ang nagpapaandar dito hindi yung machine na ano, kundi uling. Hallelujah. Ito ay inilalagay nila doon sa tren at sinusunog. Hallelujah. Ito yung tinatawag na steam locomotive. So mga kapatid, ano yung nagde-drive sa tren para umandar? Hallelujah. Ito yung mga bagay na pinag-usapan natin. Tayo bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga Kristiyano, ano yung nagtutulak sa iyo? Ano yung nagde-drive sa iyo? Hallelujah. What drives you, kapatid? Hallelujah. Bakit ka nagpapatuloy sa ministry? Na kahit anong hirap ng pandemic na ito, nagpapatuloy tayo. Kasi meron kang tamang motivation sa iyong sarili. Hallelujah. For me to live is Christ and to die is gain. Hallelujah. At ang pangalawa, meron tayo yung pagmamahal sa Panginoon. Na kahit anong mangyari, hallelujah, basta mahal mo ang Panginoon. Kita mo yung mga OFWs natin. Hallelujah. So nakikita natin dito yung mga OFWs natin dahil mahal nila ang kanilang mga anak, ang kanilang mga pamilya, kaya kahit gaano kahirap ang magtrabaho sa ibang bansa, kinakayanan nila. Nagsasakripisyo sila. They are willing to sacrifice. Kasi bakit? Mahal nila yung pamilya nila eh. Amen po ba? Hallelujah. Yung iba sa atin mga kapatid, sa ating paglilingkod, willing ka ba to sacrifice? Kung mahal mo ang Panginoon, willing ka ba to sacrifice? Hallelujah. Yung iba hindi willing eh. Willing-willing sa mga bagay ukol sa mundo.
Hallelujah. Pero tayo mga kapatid, dapat meron tayong willingness, hallelujah, to sacrifice for the Lord. Hallelujah. At tinitiyak ko sa inyo, pag ito yung bagay na to nagtulak sa atin, hallelujah, na kahit anong mangyari, hallelujah, magtatagumpay tayo in the long run ng ating paglilingkod. Kaya mga kapatid, what drives you? Right motivation, love for God, hallelujah, and the last is, you must filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Kung meron mang magdadrive sa atin, ang banal na Spirito. Amen po ba? So, nakakatuwa sa atin, hallelujah, sa atin sa Door of Faith, bigyan mo lang ng pamasahe yan. Sabi ng ating Pastor Masaredo noon, hallelujah, bigyan mo lang ng pamasahe yan, magtatayo na ng simbahan yan eh. Hallelujah. Anong nagdadrive sa atin? Pag-ibig sa Panginoon. Amen po ba? Pag-ibig sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung mahal mo ang Diyos, walang bagay na mahirap. Hallelujah. Amen? Kung mahal mo ang Panginoon, kung mahal mo si Lord, hallelujah, walang bagay na mahirap. Amen? So, purihin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo po ay pasumandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita na aming napag-usapan ngayong umagang ito. Salamat po, O Diyos, at patuloy nyo kaming pinalalakas. At sa oras ito, nilalapit ko po sa inyo ang aming pong mga manonood, saan man sila naroroon ngayon. Dalangin ko, Lord, kung sila man, Lord, ay mga manggagawa ng iglesia, sila man, Panginoon, ay mga pastor. Lord, dalangin ko, Lord, na itong mensahe ninyo ay magbigay sa amin, Panginoon, ng inspirasyon at kalakasan na makapagpatuloy pa kami, Panginoon. Lord God, ng aming paglilingkod hanggang sa muling pagbabalik na ninyo, Panginoon. Kaya Lord, naniniwala po kami, Panginoon, Lord, na malapit na kayong bumalik. Kaya sa oras na ito, Lord, ihanda ninyo ang aming mga puso. Masumpungan ninyo kami, Panginoon. Lord, na sa muling pagbabalik ninyo, kami ay nagpapatuloy, O Diyos. Hallelujah. At hindi sumusuko, Panginoon. Kaya Lord, pagpalain niyo ang bawat isang nanonood sa aming mga gawain sa ibang bansa, sa aming mga kapatid na nasa ibang bansa, Panginoon. Mga kapastoran, O Diyos. Palakasin ninyo, Panginoon, ang iyong mga lingkod. Lord, ang aming pong organization, ang Door of Faith. Hallelujah. Sa pangungunan ng aming Pastor Joseph Masaredo. Lord God, pagpalain niyo po siya, Panginoon, ng iba yung kalakasan, Panginoon. Ang mga district supervisors, Panginoon. Ang mga pastor, Panginoon. Lord, ng Door of Faith sa loob at labas ng bansa. Ama, patuloy niyo kaming palakasin at patatagin, O Diyos, na kahit anong hirap, Panginoon, sa panahong ito, magtatagumpay kami, Panginoon, dahil meron kaming right motivation, meron kaming pag-ibig sa iyo, at higit sa lahat, pinangungunahan kami ng banal na Espiritu. Kaya Lord, maraming pong salamat sapagkat hindi kami pinangungunahan, Lord, ng mga ayuda, hindi kami pinangungunahan ng mga pinansyal, ng mga pangangailangan, O Diyos. Hindi kami nakatingin sa mga material na bagay, kundi ang tinitingnan namin, O Diyos, ay kayo. Hallelujah. Kayo ang nagdadrive sa amin, Panginoon. Kaya Lord, kayo na tumawag sa amin. Kayo, Panginoon, ang patuloy magbigay sa amin ng kalakasan. Kaya Lord, ngayong umagang ito, pagpalain niyo ang bawat isa po sa amin at saan man kami naroroon, ingatan po ninyo kami sa buong maghapon na ito na magdaraan at sa ano pang mga gagawin pa namin, Panginoon. Lord, palagi ninyo kaming pagpalain, O Diyos. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang aming Bible School, O Diyos, na kung saan hinuhubog ang mga estudyante, O Lord. Pagpalain niyo po ang aming mga Bible School teachers, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat. At sa umagang ito, pagpalain niyo ang bawat isa po sa amin. Lord God, patuloy kaming maglilingkod sa inyo. Dahil alam namin, Panginoon, hallelujah, higit pa kami sa mga mananagumpay. Kaya Lord, maraming pong salamat sa inyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. So, purihin po ang Panginoon, pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay, hallelujah, at patuloy tayong magtiwala at manalig sa ating Panginoon. To God be the glory, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Hallelujah.